Yan o, bago na naman. Inangat ko na yung nasa likod na cage. Yung mga nando doon. Inangat ko na dito para hindi sila naghahanapan. Pero nung nilagay ko sila dito sa harap, eh gumagawa sila ng paraan para magkakitaan. So yan. Pero okay na to. Nung nilagay ko to sa dalawa to, etong dalawa, nung nilagay ko dyan sa ibabaw, nagsimula na sila magpakain. Yung green, pinapakain niya na yung pastel. Pinapakain niya na. So, magandang improvement tong ano, etong nasa taas na to. Kasi nagsisimula na sila doon. Tapos, nilagay ko na yung parakit natin dito. Yung DIY natin. Yan. Nilagay ko na sila dito para naarawan sila. Tapos, pumapasok yung hangin. Yan, para na-refreshuan sila dito. Kasi ito yung ating hand feed. Pakainin nga natin to. Wait lang, titimpla lang ako ng pagkain niya. So, ito yung aking ginagamit na formula. Sakto formula. Hindi to sponsored, pero baka naman. Joke lang. So, ito, ginagamit ko yung ceramic. Kunti lang yung tubig, mga ganyang karami lang. Kasi isa lang naman pinapakain ko eh. Kapag dinamihan ko, hindi naman niya mauubos agad. Tapos, syempre, ang gamit ko, itong 1/2 tablespoon. 1/2 tablespoon lang to. Isang ganyan, okay na to. Hanggang alas 7 na to. Hanggang gabihan niya na. Bali, yan, ganyan lang kadami. Tapos, so, ayan na pagkain niya. Ayan. Tapos, ito lang gamit ko. Nawala yung sulat. Pero, ito ay, 2cc lang to. Minsan kasi nawawalan siya ng gana kumain kapag kapag nabusog na siya. Dito muna. Okay, tapos talabasin na natin siya. Ay, ganito. Kain-kain. Okay. Nice one. Balik. Subo. So, ganun ang pag-ano ko sa kanya. Papakating ko muna siya dito. Balik ka dito. Yan. Papaliparin ko muna siya sa daliri ko. Tapos ibabalik ko siya. Balik. Yan. Tapos saka siya bibigyan ng pagkain. Yan. And treat. Para makabisado niya kung paano yung gagawin. Ito, medyo matagal lang siya mag-response kasi sobrang gutom siya. Kaya inaabangan niya lang itong sirens na lumapit sa kanyang ganyan. Pero kailangan natin siya sanayan na lilipad muna sa akin. Lilipad muna sa kamay natin para masanay ng lipad muna tulad nun. Lipad muna bago kain. Okay. Para masanay. Bali, 3 araw ko nang ginagawa ito sa kanya. Ayun ito. Wala akong tawag sa kanya. Wala akong mabigay na pangalan eh. Kaya sipol na lang o kaya yung tunog pang ato. Ayun o. Sumobra. Balik. Okay. Ayun ito. Kapag kayo ay nag-hand feed, syempre mahirap sa una. Mahirap na pasunodin. Depende kung marami kayong time na ibibigay sa kanya para turuan siya. Pero kasi ako, hindi ako makapagbigay ng mahabang oras sa kanya kasi nagtatrabaho nga ako. Meron akong office hour, kaya ang oras ko lang na magpapakain sa kanya ay paggising, syempre, ng alas 6, papakain, tawag-tawag, recall sa kanya. Tapos ngayong lunch break ko, anong oras na ba? Baka malit ako. Okay, may 30 minutes pa ako. So, ayun, 1 hour break ko, tinitrain ko siya, pinapakain ko siyang ano. Ayun, yung iba na nag-hand feed, maraming oras, maraming time para turuan yung kanilang hand feed. So, mas natututo na mabilis yung mga hand feed nila.
Well, sasanayin ko na lang muna siya sa sirens kasi minsan ang hirap na niyan tawagin. Ganun talaga kapag hindi mo masyado nababand yung ibon mo. Pero ang ganda ng kulay niya. Blue? Ano yan? Anong kulay yan? Kasi pied ang papa niya, ang ama nito, pero hindi ko pa nakikita ng pied. Siguro after ng ano niya, molting niya ng 6 months. Eh, marunong na rin siya tumukha ng seeds. Kaya kapag nandito siya sa loob ng mga parakits, eh nandun siya palagi sa bowl, sa pagkain na nila. Laging nakatambay dun. Lagi niyang hinuhukay yung mga seeds, kaya mabilis maubos. So, ayun, no. Kung mag-hunted kayo ng inakay na gusto niyang turuan ng mga recall, eh kailangan madaming oras na ibigay niyo sa kanya para talagang masanay ng mabilis. Kasi itong akin matagal dahil konti lang ang oras na nabibigay ko sa kanya kasi nga yun nga may trabaho. May trabaho ako. Baka mapagalitan pag hindi ako nag-ayos sa trabaho. Karil, kain. Ah, busog na rin siya. Mahirap na rin siyang amin eh. Ayan. So ayan oh, kung makikita nyo dito sa taas, nagsisilipan sila palagi dyan. Ayan. Ayan, sige, silip lang kayo dyan. Basta magkaroon tayo ng itlog, masaya na tayo. So ang aasahan natin mag-itlog, ito, basta yung opaline natin pastel doon, kailangan sila magka-itlog na sunod. Puro ka na lang kain, ayaw mo magpaturo sa akin. Dito. So yung gabi, kinukuha ko siya, pinupunta ko siya sa kwarto para turuan siya. So ayun, may mga time din na natuturuan ko siya sa gabi bago matulog. Ito nga busog. Minsan nga kapag lumilipad siya papunta dito nandun pa ako sa kusina. Ayan, nalilipad na. Ayun, lagi siyang tumatambay sa ulo ko. Ayan, lagi siyang dito. Paborito niya dyan. Kahit kapag nandun kami sa... Pag nandun kami sa ano, ipot. Ayan, sinalo ko yung ipot niya. Huwag dito. Masyadong ano. So, ayun. Kapag nandun kami sa may lamesa na tinuturuan ko siya, rin dito. Huwag ka dyan. Walang daanan dyan. Baka makatakas ka pa. Bitaw. Masaktan sarili mo. Ayan. Huwag makulit, ha? Kain mo na. Kain. Sige. Wala, ayun na. Gusto niya na kagad bumalik dito sa kwarto niya. Pabalik naman kita eh. Chill ka lang. Ayan. Pasok. Lipat. Diyan ka sa mga tropa mo. Ayan yung maling pag-ibig. Hindi, ayan. Gusto ko lang siya maging close doon sa mga parakits natin para makita natin yung behavior ng between African lovers and parakits. So, ayan. Kaya ako siya gustong isama dito para kapag lumaki na siya, naging 3 months na siya, gusto ko maging close siya dito sa apat na ang parakits natin para syempre malaman natin kung posible bang magkaroon ng closeness yung mga African lovers and parakits. So ayun, lagi siya after niyang kumain, lagi na siya nagpapahinga doon sa box niya. Kaya hayaan na natin siya dyan hanggang gabi at yung mga nakain niya dito. Ayan. Ito, pwede pang magamit to. Pwede pa tong ibigay sa kanya mayang gabi. So, kayo, kung marami kayong oras, pwede nyo i-train yung mga hand feed nyo, kung meron man kayo, ng buong araw. Hindi naman sa
walang tigil ah. Syempre, kailangan niyo pagpahingahin yung ibon para yung hand feed niyo para syempre makahabol ng hininga niya. So then, syempre, kapag tinitrain niyo siya, syempre kailangan niyo pa rin makipag-bond. Try niyo siyang patulugin sa mga ano niyo sa part ng katawan niyo, syempre yung may damit. So, kunwari sa ano niyo sa braso niyo, patulugin niyo siya sa braso niyo. Ganun para mas maging bonded kayong dalawa, yung hand feed niyo tapos ikaw. So ayun. Ayun ang advice and tips ko para sa mga gustong mag-alaga ng hand feed na mga kahit ano na African man yan, ng mga parakeets man yan, kung ano-ano pa. So ayun. Ayun ang tips ko sa inyong lahat. Tapos dito, itong dalawa, hindi na masyadong naiilang kapag nandito na ako. Mukhang effective yung paglagay ng sako. Ayan, hindi na kagad sila, hindi agad-agad pumapasok sa nest box. Kaya masaya na ako na nakikita ko sila ng mga ilang segundo dyan. Tapos, update tayo kay Maha. So, si Maha ay nakakapito ng malunggay. Ayun, tatlo nando dito. Tatlo na yung natapos nila dito. Ito, pang pito na nila. So, ayun, nakakapitong malunggay na si Maha. Kaya maganda na yung nasa loob ng nest box nila. Ayan o. Tapos dito naman sa ating opaline. Molting na hen. Ayan, molting siya. Matagal-tagal. Gusto ko nga to ibigay kay Maha itong opaline na to. Kasi gusto ng ano na to pumatong eh. Kung bibigay natin to kay Maha, itong opaline na to, lahat ng magiging inakay nila ay lahat opaline. Walang tapon, kaya maganda. So, pero try natin siya ibigay kay Maha someday kapag napalaki na ni Maha yung mga alaga niya. So, ayun lang guys. Yung mga gustong bumili sa akin ng ibon, meron pa naman ako dito na i-out. Abang-abang na lang. So, ang una ko munang i-out yung nani dito. Ayun yung dalawa. Ayan. Yung GT5 X Move Corso. Ayan. Sila yung ilalabas ko muna bago tayo maglabas ng ibang ibon dito. So, ayun lang guys. Kung gusto nyo bumili, PM lang kagad sa aking Facebook page. Tapos, paunahan lang po. So, kapag nabili na yung ibon, syempre, sasabihin ko sa inyo na nabenta na yung ibon. Tapos, mag-out tayo ng panibagong ibon dito. So, ayun lang guys. Salamat sa mga nanood at sa mga tumambay sa ating channel dito sa ating video. Maraming maraming salamat sa inyo. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, bigyan niyo lang kami ng thumbs up at mag-subscribe na rin kayo. Pindutin na rin ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.